Magandang umaga po mga kapatid. Umaga. Ngayon ay panahon sa ating family life. Mga alas 8:20 na mga kapatid, ibig sabihin may 10 minuto na lang ating makikinig sa family life. At mayroon tayong guide dito na binigay sa ating leader ng family life. Itong ating pag-usapan ngayon mga kapatid ay tungkol sa unang tahanan na nilikha ng Diyos. At aking nakikita dito mga kapatid na nilikha pala ng Diyos ang sanlibutan bilang waran sa bawat isa sa atin sa ating pagtayo ng ating sariling mga tahanan. No? Nakikita natin mga kapatid na bago nilikha ng Diyos ang tao ay gumawa muna ng Diyos ang tahanan para sa tao kung saan siya doon titira. At ang tahanan na nilikha ng Diyos para sa tao ay kumplito mga kapatid.
no? Ating isa-isa, ito isa-isa dito ang nakasulat sa Genesis na ang sanlibutan ay isang larawan o oran kung paano tayo gagawa ng tahanan para sa ating sarili, para sa ating pamilya. No? Hindi pinatira ng Diyos ang tao sa tahanan na iyon na hindi pa kumpleto. Una, ang sabi ng Biblia na ang sanlibutan noong nilikha ng Diyos ay walang anyo. No, puro kadiliman. Hindi pa nga nakikita ang lupa. Para mapurma ang lupa, mga kapatid, unang-una, kasi nababalot ng kadiliman ang sanlibutan, ni biglang ginawa ng Diyos ang liwanag. Kahit wala pang araw, mga kapatid, dahil ayon sa Biblia, ang araw na sun ay nilikha ng Diyos sa ika-apat na araw na. Sa unang araw, mga kapatid, bagkabat wala pang araw, pero ang Diyos ay nagpalabas na ng liwanag. Dahil mayroong liwanag, hinatiin ng Diyos ang liwanag at ang dilim. At ang liwanag ay ginawang niya ng araw at ang dilim ay ginawang niya ng gabi. Pagkatapos, dahil nababalot ng tubig ang lupa at wala pang lupa na nakikita, iniwalay na naman ng Diyos ang tubig. Ang tubig daw sa itaas ng kalawakan at ang tubig dito sa ibaba. At binuo niya ang tubig, inipon niya ang tubig dahil parang nakakalat lang ang tubig, mga kapatid. Binuo niya ang tubig sa isang lugar upang lilitaw ang lupa. Noong nabuo na ang tubig sa isang lugar, yun na ang tinatawag ng Diyos ng dagat at ang tuyong lupa, yun na ang tinatawag niya na sanlibutan ng lupa. Ngayon, mga kapatid, ang lupa ay walang laman. Pagkatapos natuyo na ang lupa at nahiwalay ng tubig, pinasimula na ng Diyos ng mga tanim. No? Lahat ng mga klase ng tanim, mga kapatid, ay pinasimpon ng Diyos, mga halaman, mga bulaklak. Napakaganda mga bulaklak, mga kapatid, pinatubo ng Diyos at nagkaroon, mga kapatid, ng lupa. Makikita na natin ang lupa na mayroon ng mga tanim, mga halaman. At pagkatapos, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang mga isda at mga ibon. No? Para mayroong mga buhay na titira sa dagat, gumawa ang Diyos ng isda at nilikha rin niya ang ibon sa tuyong lupa para doon, mga kapatid, titira. Pagkatapos ay panglimang araw ay nilikha rin ng Diyos, at pang-apat na araw nilikha ng Diyos ang mga ilaw sa kalawakan. No? Una, ang araw, ang buwan, at mga bituin. At ang sabi ng Biblia, inilagay daw ng Diyos ang araw, mga bituin, at ang buwan, inilagay niya doon sa langit. Na siya maging tanglaw sa sanlibutan, mga kapatid. Sa araw, ang araw na nilikha ng Diyos, ang pinakamalaking liwanag, at sa gabi, ang buwan, mga kapatid, na siyang magliliwanag, maging tanglaw sa gabi. At ang mga bituin. At pagkatapos, mga kapatid, nilikha na rin ng Diyos ang mga hayop na malalaki, maliliit, lahat na klase ng hayop, mga kapatid, nilikha ng Diyos. Hanggang nilikha na rin ng Diyos ang tao. No? Ibig sabihin, bago niya nilikha ang tao, ay inihanda muna ng Diyos ang lahat ng mga kailangan ng tao doon sa tahanan niyo. Makikita natin, mga kapatid, na hindi niya unang nilikha ang tao. No? Dito makikita natin na gusto ng Diyos, bago niya likhain ang tao, ay kumpleto na ang lahat. No? May pagkain na,
Doon sa lugar na yon, sa tahanan na yon, napakaganda. May mga halaman, may mga punong kahoy, may mga isda, may mga hayop. Na yung mga hayop noon, mga kapatid, ay hindi gagawa ng masama sa tao, maging kasama sa tao. At pagkatapos, mga kapatid, lumikha ang Diyos ng isang lugar na tinatawag niya na halamanan ng Eden, kung saan doon talaga niya inilagay ang tao para alagaan niya. Sa madaling sabi, kung kukunan natin ng leksyon, ang paggawa ng Diyos, ang tinatawag dito kasi mga kapatid, kinamagatan ito ang unang tahanan. No? Ulitin ko, ang sanlibutan pala na nilikha ng Diyos ay larawan o huwaran sa tahanan na likhain ng isang mag-asawa, nagagawin ng isang mag-asawa. Naalala ko mga kapatid, habang ako'y nagbabasa nito, naalala ko nung ako'y nag-asawa. Nung kami sa aking asawa ay nag-asawa. Nakikita ko mga kapatid, napakamali ang aming nagawa na hindi talaga nagkabatay sa huwaran sa Biblia. Bakit? Ang huwaran sa Biblia mga kapatid, bago lumikha ang isang babae at lalaki, bago sila mag-asawa, ay naghanda muna ang lalaki para sa likhain nila ng tahanan. Kailangan ang lalaki gagawa muna mga paghahanda para sa kanilang gagawing tahanan. No? Kung saan silang mag-asawa ay doon mamumuhay. Samantalang kami nag-asawa mga kapatid, nag-asawa na wala kumala mga kapatid. At saka na naghanda ng tahanan, saka na naghanda ng mga anumang gagamitin para sa isang pamilya nung nag-asawa na. No? Nung kami ikinasal nga mga kapatid, nung kami bumukod na sa aming tahanan, naggagawa na ng aming sariling tahanan, nangutang pa kami ng mais, kasi mais ang pagkain sa probinsya, para magkaroon kami ng pagkain doon sa aming tahanan na kung saan doon kami dinira. No? Napakaganda ang ginawa na huwaran ng Diyos pagkaroon ng isang tahanan para sa isang pamilya. No? Para sa mga kabataan ngayon, tandaan natin, bago tayo magbuo ng isang tahanan, bago tayo magbuo ng isang pamilya, bago tayo mag-asawa, kailangan ang lahat handaan na natin. No? Tandaan natin mga kapatid, bago ginawa ng Diyos ang babae, si Adan ay kompletong-kompleto na. No? Hinandaan ng Diyos kompletong-kompleto na, doon na siya nakatira sa halamanan ng Eden kung saan nandoon na ang lahat na kailangan sa isang pamilya. At napakaganda ba? Halamanan ng Eden, kompleto, may mga halaman, may mga magagandang bulaklak kung saan doon sila titira. Kasama ni iba. Noong sila'y nakatira na doon, mga kapatid, masaya sila dahil kompleto na ang tahanan na kanilang nilikha, ang kanilang tinitira. Ganun ang plano ng Diyos, mga kapatid. Ganun ang waran, ang disenyo ng Diyos para sa isang tao bago siya mag-asawa, dahil ito ang unang pamilya na nilikha ng Diyos, at ang kanilang tinitiran, yun ang tinatawag dito na unang tahanan na ginawa ng Diyos para sa tao. No? Napakaganda, at tatapos ang ating pag-aaral sa isang huwaran ng Diyos na tayo, bago tayo magkaroon ng isang pamilya. Malaki, maganda leksyon to para sa mga kabataan. Tayo na noong araw na tayo ay nag-asawa na wala tayo
sakanda magahanap ng trabaho, may asawa na. Pero ang panukala ng Diyos, mga kapatid, para sa isang maganda at masayang pamilya, bago magbuo ng isang pamilya, kailangan ang lahat ng mga kagamitan, mga kailangan sa isang tahanan ay nakahanda na. No? Maraming salamat. Sana ito ay magkaroon ng leksyon, lalong-lalo para sa ating mga kabataan. Para sa pagtatapos ng ating family life service, ating awitin ang Love at Hope, hymn number 447. Tayo'y manalangin, makapangyarihan namin Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita na aming pakinggan. At natutuhan namin, Panginoon, ang inyong warang sa isang pagbubuo ng tahanan. Napakaganda, Panginoon, kung masusunod namin. Maninirahan kami na masaya, maninirahan kami na walang sagabal sa paglilingkod sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan ninyo ang aming mga kabataan na ito na bago sila bubuo ng isang tahanan, ng isang pamilya, ay kailangan na magkaroon sila ng paghahanda at mahandaan nila ang lahat ng mga pangangailangan at upang sila ay maging
maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan ang tahanan ng kanilang lilikhain at magkaroon sila ng pamilya na masaya. Maraming salamat po ay aming hiniling sa makapangyay ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sabang school service at